Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Aiza at narito ako upang inyong maging gabay at katuwang sa inyong pagkatuto sa inyong aralin sa Filipino. Handa na ba kayong matuto ng bagong kaalaman? Kung gayon, simulan na natin ang ating pagtalakay. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Dahil ikaw ay nasa ika-anim na baitang na, kailangang matutunan mo na kung paano magpahayag ng iyong sariling opinyon at reaksyon tungkol sa mga napapanahong balita, mga napakinggang issue o usapan sa iyong paligid. Simulan na natin. Sa araling ito, maipamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas sa iyong pagsasalita at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Kaya naman, pagkatapos ng ating aralin ay inaasahang maipapahayag mo ang sarili mong opinyon o reaksyon tungkol sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Simulan natin sa pagbibigay turing o kahulugan sa salitang reaksyon. Ano nga ba ang reaksyon? Ang reaksyon ay isang damdamin o emosyon na nagpapakita ng pagsang-ayon o pagsalungat hinggil sa isang paksa o issue. Maaring magkaroon ng iba't ibang reaksyon sa isang issue depende sa pananaw o opinyon ng tao. Ang bawat isa sa atin ay may tiyak na reaksyon o may sariling reaksyon tungkol sa isang paksa o isang issue o mga balita at usapan sa ating paligid na ating napapakinggan. Maaring ikaw ay sumasang-ayon dito o sumasalungat. Maaring positibo ang iyong reaksyon at maari namang hindi positibo o negatibo ang iyong reaksyon sa isang balita. O maaring wala kang pakialam o hindi ka ayaw mong magbigay ng reaksyon tungkol sa isang issue o sa isang paksa. Ito ang reaksyon. Maari itong magpakita ng pagsang-ayon o pagsalungat sa isang balita, paksa o sa isang issue. Ano naman ang opinyon? Ang opinyon ay tumutukoy sa paniniwala, sariling saloobin o mga palagay hinggil sa isang paksa, bagay o pangyayari. Maaari rin gamitin ang mga pahayag na sa palagay ko, sa aking opinyon, sa tingin ko, sa aking pananaw, naniniwala ako kung ako ang tatanungin. Sa pagpapahayag o pagbibigay ng iyong sariling opinyon, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinyon sa bawat issue, bawat balita o bawat usapan na ating napapakinggan. At lahat tayo ay may karapatang magbigay ng ating sariling pananaw, sariling saloobin o sarili nating damdamin tungkol sa isang paksa. At sabi nga, walang tama o mali sa opinyon ng isang tao. Kaya naman madalas makikita natin ito sa mga pahayagan, yung mga may mga manunulat o mamamahayag tayo na nagbibigay ng kanilang opinyon, kanilang saloobin o kanilang pananaw tungkol sa mga napapanahong issue sa ating lipunan at walang maaring magsabi na ang kanilang opinyon ay tama o mali dahil ito ay nakabatay sa kanilang sariling pagkaunawa at sariling paniniwala tungkol sa mga issue. Ngunit sa pagbibigay natin ng opinyon ay may mga dapat tayong tandaan upang hindi tayo makasakit ng ating kapwa. At sa pagbibigay ng opinyon ay kailangan lagi tayong maging maingat na hindi tayo makapanira ng ibang tao habang tayo ay nagbibigay ng ating sariling pananaw, sariling damdamin o saloobin tungkol sa isang paksa o sa isang balita sa ating lipunan. Paano ba kayo nagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan? Sa napakinggang issue, balita o usapan ay dapat tandaan natin ang mga sumusunod.
may tatlong bagay tayong pinakamahalaga na dapat nating tandaan sa pagbibigay natin ng ating opinyon o maging reaksyon. Una, suriing mabuti ang mga pangyayari bago magbigay ng opinyon. Ibig sabihin, basahin muna natin o unawain muna natin ang isang balita, ang isang isyu o isang usapan na ating napakinggan bago tayo magbigay ng ating opinyon. Lalo na kung kailangan nating timbangin ang mga bagay-bagay at kung halimbawa ang mga tao ay nais na mahingi ang iyong personal na pananaw tungkol dito at may dalawang partido na nais humingi ng iyong opinyon, no? May isang pabor at may isang hindi pabor at ikaw ay hiningian ng opinyon tungkol sa isang paksa o isang issue. At bago ka magbigay ng opinyon tungkol dito, suriin mo munang maigi at timbangin ang mga bagay-bagay upang makapagbigay ka ng wasto at pantay na opinyon na sa tingin natin ay hindi makakasakit sa dalawang partido, no? Marapat lamang na gamitin natin ang ating kritikal na pag-iisip at suriing mabuti ang mga bagay-bagay bago tayo magbigay ng ating opinyon. Pangalawa, ito ay napakahalaga rin. Piliin mabuti ang salitang gagamitin o bibitawan. Huwag tayo basta-basta gumamit ng mga salita na minsan na hindi natin nauunawaan mismo kung ano ang kahulugan. At bago tayo gumamit o magbitiw ng mga salita, isipin muna natin kung wala ba tayong maaapakan, wala ba tayong masasaktang tao sa pagbitaw natin ng mga salitang ito. Piliin nating maigi at huwag tayong basta-basta gumamit ng mga balbal na mga salita sa pagbibigay natin ng opinyon. Isipin muna natin ang ating sasabihin bago tayo magbigay ng ating opinyon. Bilang tatlo, maging maingat sa pagbibigay ng inyong opinyon o reaksyon dahil nakasalalay dito ang iyong pagkatao o ang iyong pangalan. Ang nakasalalay dito ay iko-quote ka, ibig sabihin kapag nagbigay ka ng opinyon, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, nakasalalay dito ang iyong pagkatao na maaring sinasabi ng iba na ang opinyon natin, no, ay maaring maging refleksyon ng ating pagkatao, yung ating paniniwala, yung ating mga pinaniniwalaan sa buhay. Kaya dapat na maging maingat tayo sa pagbibigay natin ng opinyon. Isipin muna nating maigi ang ating mga sasabihin, no? Maari mo itong isulat at iyong suriin kung ito ba talaga ang iyong opinyon, no? At kapag katapos mo nang nasuri ang lahat ng mga bagay-bagay, maari na tayong makapagbigay ng ating opinyon na hindi nakakapanakit ng sino man. At lagi nating iisipin na kapag nagbigay tayo ng opinyon, ito ay maaaring mag-reflect o sumalamin sa ating pagkatao. At dahil dyan, iyon ang subukang gawain, no, ang ating mga gawain at pagsasanay para sa ating aralin upang higit mong mapalalim at mapalawak ang iyong pagkatuto sa araw na ito. Ngayon ay ipabasa sa sino mang kasama sa bahay ang kwentong pinamagatang Pandaka, ang isdang napakaliit na matatagpuan sa pahina 174 hanggang 177 ng aklat na Alab Filipino 6. Pakinggan itong mabuti. Pagkatapos ay sagutan ng mga pahayag o tanong sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling opinyon at isulat sa iyong sagutang papel ang tamang sagot o yung wastong sagot o ang iyong opinyon tungkol sa iyong napakinggan o nabasang o napakinggang kwento. At hindi ko na ito inilakip sa videong ito dahil gumawa ako ng hiwalay na video para sa kwento ng ang Pandaka o para sa kwentong Pandaka, ang isdang napakaliit. Maari mo itong makita ang link sa description box at ilalagay ko na lamang sa itaas yung link para iyong makita at mapanood o mapakinggan ang kwento ng Pandaka, ang isdang napakaliit. At pagkatapos mong mapakinggan
Ang kwento ni Pandaka, sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan. At ito ay batay sa iyong pananaw o batay sa inyong opinyon. Kaya naman, hihahayaan ko kayo na maging malaya sa pagpapahayag ng inyong opinyon sa pagsagot ng ating mga tanong. Babasahin ko na lamang ang mga tanong para sa iyo. Bilang isa, kung ikaw ang tatanungin, paano mo mailalarawan bilang isda si Pandaka? Bilang dalawa, sa tingin mo, bakit labis ang pagkaawa ni Pandaka sa sarili? Bilang tatlo, batay sa iyong pananaw, ibigay ang mga natutuhan ni Pandaka sa paaralan. Bilang apat, sa iyong palagay, bakit kaya nasabi ni Pigme na magiging isang bayani si Pandaka? At bilang lima, sa iyong paniniwala, kailan ba maituturing na bayani ang isang tao? Ang lahat ng iyong sagot dito ay batay sa inyong sariling opinyon. Alam kong kayang-kaya mo itong sagutan. Tumungo naman tayo sa susunod na gawain o pagsasanay. Ito ay isang ulat mula kay June Veneracion ng GMA News. At ang pamagat ng kanyang ulat ay Extended School Year. Pagkatapos kong basahin, ang ulat na ito ay iyong sagutan. Ang gawain sa susunod na slide. Babasahin ko na ang ulat. Pinag-aaralan na ng Department of Education na gawing 2 linggo lamang ang summer break ng elementary at high school. Pahahabain naman daw ang kasalukuyang school year upang makumpleto ang kanilang school requirement sa ilalim ng distance learning ngayong pandemya. Base sa orihinal na latag ng school calendar 2020-2021, sa June 11 magtatapos ang klase ng mga estudyante mula elementary hanggang high school, pero baka humaba pa iyon. Kami ay may balak na magdagdag o mag-propose ng 2 linggong dagdag ngayong quarter. So ang ibig sabihin, mag-move ang school calendar ng 2 linggo kapag na-approve ito. Ito ay ayon kay Diosdado San Antonio, Undersecretary for Curriculum and Instruction ng DepEd. Pag-uusapan sa Executive Committee ng Department of Education o DepEd ang panukalang extension ng school calendar para sa second quarter. Isa sa mga dahilan ay para bigyan ng sapat na pagkakataon ng mga estudyante na makumpleto ang kanilang school requirement sa ilalim ng distance learning ngayong pandemya. Sa field report na nakarating sa DepEd noong first quarter, nasa 99% naman daw ang mga estudyante ang nakasunod sa mga school requirement. May ilang hindi pabor na dagdagan pa ang araw ng pasukan. Hindi lang pahirap sa mga estudyante, gayon din daw sa mga magulang gaya ni Bernie Barcia na 4 ang mga anak na nag-aaral. Ang mga bata, hindi natututo ng maayos kasi magulang na ang gumagawa. Ito ay ayon kay Bernie Barcia na isang magulang. Meron din naman na pabor sa panukala. Mas maigi yun kasi mas maraming matututunan ng mga bata. Ito naman ay ayon kay Norma Mendoza na isang magulang. Pero ang 2 buwang summer break ay pinag-aaralan na rin daw, iksian. Hindi na magkakaroon ng mahabang summer break sa pagitan ng 2 taong pasukan. Baka 2 linggo lang, pag-uusapan din yan. Ito naman ay mula kay Diosdado San Antonio, Undersecretary for Curriculum and Instruction ng DepEd. Muli, ito ay Extended School Year, ulat ni June Veneracion ng GMA. At para sa iyong gawain, iguhit ang masayang mukha kung sumasang-ayon ka at malungkot na mukha kung hindi sa kasunod na mga pangungusap. Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. At narito ang mga pahayag. Ikaw ba ay natutuwa o hindi? Sumasang-ayon ka ba o hindi ka sumasang-ayon sa mga pahayag na ito? Iiwanan ko na ito sa iyo dahil ito ay iyong sariling reaksyon tungkol sa mga pahayag o tungkol sa isang ulat na iyong napakinggan.
Sumunod, ibigay ang iyong sariling opinion o reaksyon tungkol sa extended school year na nasa gawain dalawa, yung kanina nating binasa. Gamitin ang mga pahayag na parirala sa loob ng kahon upang makabuo ng sariling pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ibig sabihin, iyong simulan ang iyong pahayag sa mga sumusunod. Sa palagay ko, sa aking opinion, sa aking pananaw, sa tingin ko, kung ako ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa extended school year mula sa ulat kanina ni Jun Veneracion? Ihayag ang iyong saloobin at opinion sa iyong sagutang papel. At para sa ating huling gawain, ibigay ang sariling opinion at reaksyon sa bawat issue o pahayag. Sundin ang halimbawa sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ang halimbawang issue natin, paghinto sa pag-aaral ng maraming estudyante dahil sa pandemya. Halimbawang opinion, para sa akin, hindi dapat huminto sa pag-aaral ng mga estudyante dahil sa pandemya sapagkat napakaraming paraan para maituloy ang edukasyon sa mga tahanan, gaya ng paggamit ng module, telebisyon, online classes at iba pa. At ang kanyang reaksyon, nakalulungkot isipin na maraming mag-aaral ang nahinto sa pag-aaral dahil sa pandemya. Sundan mo ang halimbawang ito sa pagbibigay ng opinyon at reaksyon sa mga sumusunod na issue. Para sa unang issue, paglobo ng bilang ng nagkakaroon ng sakit ng COVID-19. Ano ang inyong opinyon tungkol rito? At ano ang iyong reaksyon? Pangalawa, pag-extend ng MECQ sa lungsod o lalawigan ng Cavite o maging sa NCR at yung may tinatawag pa tayong bubble. Bubble plus pa nga. Bilang tatlo, pagpapairal ng curfew sa buong bansa, ano ang iyong opinyon tungkol dito? Sang-ayon ka ba o hindi ka ba sang-ayon sa pagkakaroon ng curfew? Bilang apat, pagbabakuna sa mga mag-aaral laban sa COVID-19, anong opinyon mo bilang mag-aaral? Papayag ka bang magpabakuna laban sa COVID-19? Ano ang iyong reaksyon? At bilang lima, pagbubukas ng paaralan sa darating na pasukan 2021 to 2022, ano ang iyong saloobin tungkol dito? Gusto mo na bang mag face-to-face o gusto mo pa rin ituloy ang uri ng pag-aaral na meron tayo ngayon tulad ng online learning o distance learning at paggamit ng module at iba pang platforma sa pagkatuto? Iyong ilahad ang iyong pananaw tungkol sa mga napapanahong issue na ito. Alam kong kayang-kaya mo na at marami at malawak na ang iyong maipahayag na opinyon tungkol dito dahil ito ay bukod sa napapanahon ito ay may karanasan tayo tungkol dito. Kaya naman, dito na nagwawakas ang aking aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutunan ka at napalalim at napalawak mo ang iyong karunungan at kaalaman sa ating aralin ngayong araw. At sikaping magpahayag ng sariling opinyon at reaksyon sa mga napapanahong issue sa ating lipunan. At huwag kakalimutan ang mga dapat nating tandaan sa pagbibigay ng isang opinyon. Maraming salamat sa iyong pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod mong aralin sa Filipino. Ako si Teacher Aiza. Paalam! Masayang matuto kasama si Teacher Aiza. Kaya subscribe na!